Ngayon na tapos na yung halalan, marami nagtataka kung ano kaya yung mga mangyayari sa susunod na 6 na taon sa pamamahala ni BBM. So, bibigyan ko kayo ng mga iba't ibang mga scenarios kung ano yung mga pwede mangyari. This video was sent to me at hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi mag-react. So, let's do this. Uunahin na natin sa kung ano yung gusto kong mangyari para sa ating bansa. At sasabihin ko lang ha, na pag nagawa to ni BBM, ako yung unang pupuri sa kanya. I-acknowledge ko yung mga achievements niya kung nagawa niya itong mga bagay-bagay na to. Well, so far maganda naman yung video at maganda yung premise niya. If ever magawa ni BBM yung mga bagay-bagay na ina-expect niya, ay i-acknowledge niya ang galing ni BBM. So, it's good so far. Let's continue. Pa, next, yung ating ekonomiya. Pag maayos yung ekonomiya natin dahil mataas po ang debt to GDP ratio natin. Na what? Yung ekonomiya natin ay nami-measure ng debt to GDP ratio natin? Seriously, Mr. Tan, do you know what you are talking about? Oh, Lord. Ang Singapore na isa sa may pinakamagandang ekonomiya sa buong mundo ay may debt to GDP ratio na 139.03%. Dahil ba ito yung debt to GDP ratio nila noong 2021 ay mababa na yung ekonomiya nila? I'll give you another example. Sa kabilang banda, ang US ay may 123.4% na debt to GDP ratio noong quarter 4 noong 2021. At laging more than 77% ang kanilang debt to GDP ratio since 2009. Ibig sabihin ba nito ay mababa na din yung ekonomiya nila since 2009? You need to really make sense. Ang problema kasi Mr. Tan, sa tingin mo laway lang ang pwede mong puhunan. Hanggang ngayon, you are not giving any proof sa mga claims mo. At kahit hindi ka nagbibigay ng mga proof at mga sources mo, yung mga tao naniniwala sa'yo. As you can see, ang karamihan sa pinakamagagandang ekonomiya sa buong mundo ay mga bansang may pinakamalalaki ding utang. Dahil hindi naman masama ang utang. Ang masama ay yung bad utang. Yung utang na wala namang naibabalik na pera sa bansa. Yung utang na ginagastos natin sa maling investment. So, why are you using the debt to GDP ratio as a measurement of the economy of a country? Nag-i-invest ba ang mga foreigners sa ating bansa ngayon na presidente si BBM para magawa yon at makuha niya yung tiwala ng mga negosyante sa iba't ibang dayuhan? Importante na mapakita niya na walang korupsyon na mangyayari sa gobyerno niya. Ha? Ano na naman to, Mr. Tan? Sa 10 countries that receive the most foreign direct investment, isa sa madalas na ma-mention ay ang Brazil. Pero kung makikita nyo, madalas din ma-mention ang Brazil na isa sa pinaka-corrupt na countries. Lagi silang nasa lower half ng least corrupt countries. Mr. Tan, please make sense.